ngayon ay naulan. Nakayup-yup lang sila doon. At may isang maingay. Zoom natin. Sino yung maingay? Si Shasha. Maingay. Gusto niya ng kalaro. Ginigising niya po si Ivana. Pero si Ivana sa mga oras na rin ay tulog. Kaya, naiinip siya. Hindi naman siya pwedeng bumaba. Kaya dito tayo kina Bibi. Si Bibi natulog. Okay, sabi na, nang-i-snap na naman siya ng camera. At aalis siya dahil nalaman yung binivideohan siya. Ganun talaga. Ayaw niya talaga ng binivideohan. So, dito na lang tayo kay Snow. Si Snow naman, pag binivideohan, nalapit. Kasi akala niyo kung ano. Sana Snow. Bait naman. Ayun, kita niyo guys. Nagpakamot na naman ang Snow. Okay, mamaya na ulit. Ay, gusto pa daw. Tama na, anak. Tapos tingnan natin si Sasha. Basa kasi ngayon. Sasha. Naglilinis ka pala ng katawan mo. Very good. Anong gusto mo? Wala kang kalaro. Naku, ang ingay. Ay talaga ni Sasha. Huwag ka maingay. Pag natayo naman ako dito, ganan. Gusto daw niya, laruin daw siya. Nabibingi na sa'yo si Atibana. Si Atibana, yup-yup na yup-yup. Tingnan nyo natin. Wala, tulog. Bye-bye. Tapos. Kung nasan ako, sunod sila. Dito na siya. Anak, dyan ka na lang. San tayo? Saan? Binabantayan mo ang mami, hindi naman ako aalis. Bibi! Bi! Saan tayo? Okay. Dito na tayo. Oo, tama. Pag hindi ako kikilos, hindi din sila nakakilos. Teka lang. Padaan. Yan, ganun sila. Tapos, uupo muna tayo kasi magkuro-crochet muna tayo. Tingnan muna na. Yung aking crochet nilagay. Yes! Bibi! Bait naman, oh. Ganun sila. Gusto malapit sa akin. San pwesto? Oh, pwesto na. Ganan-ganan lang. Pwesto-pwesto lang. So, ayun na nga. Habang nakahiga dito sina Belle, ay sina Bibi at saka si Snow, magtatapusin ko naman yung aking crochet na ginagawa. Ito yung crochet. Kakunti lang naman. Square. Granny. Tapos na tayo sa color brown. Kunti na lang ang natira. So, meron pa dito tayong mga nagawa. Ayan. Ito yung aking mga crochet na binebenta sa aking page. Akong gumawa niyan. Ito yung mga bucket hat, tapos mga pamuyod na scrunchies. Ari kasi ibang yarn ang gamit ko, kaya medyo hindi siya siksik. Pero depende pala sa yarn. Pag masikip, ang tawag dito? Pag manipis, ganun. Pero, ang tinry ko kasi na yarn ay ganito. Cotton yarn. Ang cute. Mas malaki. Ano to? May dumi. Wala pala. Yan. Iba-ibang color niyan. Tapos, lagay na natin. Tapos, dito naman sa isang mga Indofill yarn, tsaka yung yarn na, no? Nung kasing nagsisimula pa lang ako sa pagko-crochet, hindi ko kasi alam na may iba't iba pala klaseng yarn. Kala ko basta lang yarn. So, ari mo na ang ginagamit ko. Eh, natuto ako. Bumili ako nito.
dati, naging stock ko na lang siya dyan. Tapos, ito naman, kaya madami pa siyang stock, iba-ibang color. Binuo ko. Mura lang kasi siya. Kaya naman, madami siyang color. At nais, may rami pa ding stock. Kasi, yung isa naman, yung pinakita ko na scrunchies, yun naman ang aking ginagamit. Parang ang ingay ni, ano, ni Sasha. Nakikita natin dito si na Snow. Pasensya na sa aking paa. Ganun lang, naglilinisan lang sila, pahiga-higa. Pag nakapaglatag na ako, si Snow wala na dito. Nandoon na sa kama. Ay, sorry. Nandoon na sa kama. Hindi pa lang ako naglalatag, kaya nandito sila nakahiga. Kasi pag nandito ako nakaupo sa aking table, ang dalawa nandito lang. Minsan nandun sa ilalim ng higaan si nasa ilalim ng table ko si Snow. Tapos si Bibi nandito lang sa tabi ko. Gusto niya lagi dun sa ilalim ng upuan ko. So iniintay niya pa ako na magyup-yup muna ng matagal daw. So going back dito sa ating mga yarn. Tapos dito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung ngayon kong ginagamit. Mura lang siya sa Shopee. Tapos ito pang bucket hat ko. Malaking fly. Tapos, dito naman, mga binibenta ko din na lip tint. Honey Chick and Lip Tint. Tapos, yung isa ko namang crochet ay Honey Crochet and Create. So, ito siya. May apat siyang shades. Itong shades nito ay kalimbahin pink. Tingnan ulit natin si Sasha kung anong ginagawa. Ayun. Si Sasha. Ay, naglilinis siya ng katawan. So po. Tapos mag-iingay na naman. Pag hindi yan pinapansin na tinatawag. O, tama mo, mag-iingay na naman. Naiinip siguro siya dyan. Umalis na ako sa tabi ni Sasha kasi pag nandun lang ako naka-stay, yung makulit na yun ay maingay pa din. Kaya yan, tamo. Lumabas ako, sumunod din sila at nagsiyup-yup. Try natin pumasok kung susunod sila. Si Snow, dito sana hihiga. Wait lang natin. Ganun lang sila. Naulan kasi, kaya ano, naiinip. Pero pag hindi naulan, nandun sila dun sa tapat. Yan o, basa. Tingnan natin sila. Kung papasok yun. Sumunod na si Snow. Ay, wait na natin si Bibi. Or, wag na lang natin i-wait. Oh, hindi na natin hinintay si Bibi kasi matagal talaga siya. Minsan, pag nakahiga na siya, napayup-yup na siya, dun na siya hihiga. Sa labas. Waiting pa siya. Akala niya naman titila ang ulan. Snow? Naglilinis na si Snow. Pagtutulog sila kasi nga sila inauli dito sa loob tsaka sa labas ng bahay. Pagtutulog, pinupunasan ko siya ng sila ng wipes. Pero minsan nakakalimutan ko. Pero meron naman silang maliit na higaan. Doon sila natutulog sa kama din. Snow! Yan. Snow, oh, sit na, sit. Dito tayo. Mabait kong Snow. Yan, nandyan lang siya sa tabi ko. Paganan-ganan lang. Hi, Snowy! At yan, nandito muna kami sa lapag kasi wala na akong gagawin. Ay, meron pa pala. Yun nga, magko-crochet. Pero mamaya kasi si Snow, medyo masarap pa yung pagkakahiga sa akin. Nakakaya naman siyang istorbo. Pinunasan ko muna yung camera. Malabo pala. Yan, naglilinis lang sila dyan. Pero pag umaga, tanghali, nasa labas sila nagkukulitan, ikot sila sa buong bahay. Hindi natin makita si Snow. Asan si Snow? Yan, si Snow! Hi! Naglilinis. Ganun lang ang ginagawa namin dito. Lalo pag tag-ulan, mamaya hihiga na. Tingnan natin si Snow kung paano sila maglinis ng paa.
Sige, linis pa at para konti na lang ang iwa-wipes natin, anak. Malinis naman sila sa katawan. Tapos pag na-CR sila, dun talaga sa labas. Hindi sila dito na-CR. Nung bata si Snow, syempre pag bata, hindi kaya. Dito siya. Pero hanggat kaya niyang tiisin, hindi talaga siya dito si CR. Tapos si Bibi naman, pag naiihi yan or napupup, ano yan, magkakalkal ng pinto. Totok-tok. Sasabihin lalabas daw siya.